ang numal ay katungkod naman siya sa ating balat na maaari raw magbigay sa atin ng swerte o kamalasan. Ang mga nunak sa ating katawan ay may kahulugan ayon sa paniniwala ng mga Pilipino. Depende kung saang parte ito ng ating katawan makikita ang mga nunak. Naniniwala ka ba rito? Kanuman ang opinion mo, narito ang iba't ibang kahulugan ng mga nunak na nasa ating mukha at katawan. Ating alamin kung ano ang ibig sabihin ng ating mga nunak. Nunal sa kanang bahagi ng ulo, siya ay kilala sa lipunan. Maaaring siya ay magiging politiko. Dahil na nasa mataas na bahagi ang kanyang nunal, nangangahulugan lamang na may kagayahan talaga siyang mamuno. Nunal sa kaliwang bahagi ng ulo, siya ay magiging makajus. Siya ang tipo ng tao na pipiliin gawin kung ano ang tama. Nunal sa likod ng ulo, siya ay emosyonal. Kunting drama lamang siya ay napapaiyak. Kaya naman, swak sa kanya ang maging artista dahil maaari siyang magpakita ng iba't ibang klase ng emosyon. Yun nga lang, kapag nasaktan siya ay nahihirapan siyang mag-isip ng tama. May pagkakataon kasi na sa sobrang emosyonal niya, gugustuhin na rin niyang wakasan ang kanyang paghihirap. Nunal sa mukha. Kapag mayroon tayong lunal sa mukha, kahit gaano pa kaganda ang bihis natin, ito ang unang mapapansin. Kung minsan ay nakakairita, lalo na kapag ang lunal mo ay may kalakihan o yung tinatawag na buhay na lunal. Gayunpaman, para naman sa iba ang pagkakaroon ng lunal sa mukha ay nakapagbibigay din sa iyo ng attraction. Lunal sa noong. Kapag ito'y nasa kanang bahagi ng noo, ang taong ito ay yayaman at makikilala. Maaari rin siyang makatanggap ng mga awards. Kung nasa kaliwang bahagi ng noo, siya ay hindi marunong rumispeto sa kanyang kapwa. Kaya naman, hindi rin niya dapat asahan na ikagalang siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Lunal sa kilay. Kapag nasa gitnang bahagi ng kilay ang lunal, ito ay nagsasaad ng pangalan, katanyagan at kayamanan. Dagdag pa rito kahit anong kunin ng kurso o anuman ang pangarap niya, siya ay magtatagumpay. Kapag naman nasa kanang bahagi ng kilay, nangangahulugan na makapag-asawa ng maaga pero makakatagpo ng mabuting kabiyak. Samantalang kung nasa kaliwang bahagi naman ang lunal sa kilay, siya ay makakaranas ng paghihirap. Lunal sa talukap ng mata. Kung ikaw ay may lunal sa kanang talukap, ibig sabihin, magkakaroon ka ng magandang trabaho at kikita ka ng malaki. Basta ipagpatuloy mo lamang ang pananalig sa may kapan. Kung ikaw naman ay mayroong lunal sa kaliwang talukap, senuso o senusa ka, gayunpaman, okay pa rin ang iyong pamumuhay. Lunal sa mata. Kung ikaw ay mayroong lunal sa kanang mata, madali kang magkakaroon ng pera. Nakutuon na maswerte ka pa at kayang-kaya mong yumaman kahit hindi ka magtrabaho ng gusto. Kung ikaw naman ay may lunal sa kaliwang mata, kapag mataas at laging may hinanakit. Kung ang lunal mo naman daw sa loob ng mata ay malapit sa tenga, ikaw ay mapagbigay, kaya lang papanaw agad. Samantalang kung ang lunal mo naman ay malapit sa ilong, mamamatayan ka ng kapamilya. Lunal sa tenga. Maswerte ka kung ikaw ay mayroong lunal sa tenga, dahil ang ibig sabihin yan, magkakaroon ka ng maraming pera, kaya lahat ng ibigin mo ay iyong mabibili. Kaya nga lang, marami ka pa rin pagkakagastahan kapag mayroon kang lunal sa tenga. Kung ang lunal mo ay nasa tuktok ng iyong tenga, sinasabing napakatalino mo. Kung ikaw naman ay may lunal sa loob ng tenga at ito ay nasa kanang bahagi, ibig sabihin, istriktuhan ka at magagawa mong itaguyod ang iyong pamilya. Kung ikaw naman ay mayroong lunal sa kaliwang tenga, makakatagpo ka ng mabait na asawa. Lunal sa ilong. Ang taong may lunal sa tungki ng ilong ay mataas ang respeto sa kanilang sarili. Kung ikaw naman ay may lunal sa kanang bahagi ng iyong ilong,
ikaw daw ay magkakaroon ng maraming pera kahit hindi ka naman gaanong nagtatrabaho. Masama naman ang ibig sabihin kapag nasa kalimang bahagi ng ilong mo ang nunal. Kung ang nunal naman ay nasa nose bridge, ibig sabihin ay marami siyang pagdaraanan habang kinukuha niya ang kanyang gusto. Bukod doon, madali rin siyang mawalan ng pera. Nunal sa gutli. Ito ay yung parang tulay na nasa pagitan ng ating ilong at labi. Ang sabi nga ng matatanda, kung wala ka nito, ikaw ay isang engkanto. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin kung may nunal ka rito? Kapag makikita ang nunal sa gitna ng iyong ilong at labi, malaki ang tendensiya na magkakaroon ka ng kambal na anak. Kung makikita naman ang iyong nunal sa kanan o kaliwang bahagi. Nunal sa baba. Kung ikaw ay mayroong nunal sa baba, marunong kang rumispeto sa paniniwala ng iba. Kung ang nunal mo naman ay nasa kanang bahagi ng iyong baba, ikaw ang laging pumapalit na sa away. Kung ang nunal mo naman ay nasa kalimang bahagi ng iyong baba, masyado kang prangka at agad kang nakakahigilap ng away. Nunal sa labi. Ang tao naman na mayroong nunal sa itaas ng labi ay mabait talaga, kaya nga marami ang gusto siyang kasama. Kaya nga lang magastos siya. Kapag naman ang nunal ay nasa ibabang bahagi ng kanyang labi, siya ay mahilig sa pagkain at sining. Kung ang nunal naman nga ay nasa mismong itaas na bahagi ng loob ng kanyang labi, siya ay mahilig sa mga kababalaghan. Kung nasa ibang bahagi ng mismong loob ng kanyang labi, siya naman ay nasinggero. Hindi niya makontrol ang kanyang sarili sa sobrang pag-inom ng alak. Nunal sa pisngi. Kapag ang tao ay mayroong nunal sa kanang bahagi ng kanyang pisngi, siya ay mapagmahal at merespeto sa kanyang mga magulang. Kung ikaw naman ay mayroong nunal sa iyong kaliwang pisngi, ikaw ay arugante at magaspang ang pag-uugali. Nunal sa dila. Kung ang isang tao ay mayroong nunal sa gitnang bahagi ng kanyang dila, siya ay may problema sa pagsasalita at kanyang kalusugan. Ngunit marami man siyang pinagdaraanan habang siya ay nag-aaral, magagawa rin naman niyang maging matagumpay pagkaraan. Kung ikaw naman ay mayroong nunal sa dulo ng dila mo, ikaw naman ay matalino kaya madali mong mapapaniwala ang mga tao sa iyong pagsasalita. Nunal sa leeg. Kung ikaw ay mayroong nunal sa likod ng leeg mo, mayroon ka namang normal na buhay, kaya nga lang madali kang magalit. Kung ang nunal mo naman ay nasa harap ng leeg mo, ikaw ay mahilig sa sining, kaya naman magkakaroon ka ng magandang buhay. Kung nasa gilid naman ng leeg mo ang iyong nunal, ikaw ang tipo ng tao na hindi marunong tumanggap ng katwiran.